Ayan, so ito na nga po at bubuksan na po natin yung gaming chair na nakuha po natin sa Shopee. Actually, yung kaibigan ko kumuha nito para sa akin. Nakuha po natin siya ng sale, tapos ano pa siya, installment for 1 year na wala pong interest. Ang sabi dito, ang original price niya ay nasa 7,000, pero hindi naman, tingin ko naman sa ganung quality doon, hindi abot ng 7,000. Pero nakuha lamang siya ng tropa ng 2,239 kasama na shipping, lahat-lahat na po. At babayaran po yung 2,239 na yun for 12 months na wala pong interest. Right? So, ito binidyo natin siya kasi ang sabi dito, ang nakalagay po dyan, good day ma'am, sir, buyers are required to take a video while opening the parcel, take a picture of waybill. Once the order is completed, we will not refund the shipping fee amount that you have paid when you return the item. So, bago po natin tanggapin, no? Bago po natin tanggapin doon sa ating pong application, na-receive na po siya, order received, is kailangan po muna natin siyang i-check. Pag nag-check po tayo, kailangan daw po may video. Kaya ito nga ang ginagawa ko ngayon, is isasabay ko na rin siya. Gawin ko na siya. Sa ating po mga Shopee application, wag po natin ilagay doon na order completed na kapag hindi pa siya na-complete, kasi kapag binuksan mo siya at na-order complete mo na siya doon sa application, hindi na po siya tatanggapin ng sender. Okay, so bubuksan na po natin. Sana walang sira kasi marami kasing mga review doon na may mga sira eh. Anyway, packaging, okay naman. Outer na package, outer na balot niya. Outer na wrap niya is bubble wrap. Ito may butas na nga eh. Pero mayroon naman sa loob, may inner pa siyang wrap. So, bubble wrap siya. Pero may mga signs ng damage na rin yung outer na bubble wrap. Tingnan natin yung loob. Alright. Tapos, yung packaging po niya, yan po, may nakalagay. Dito yung waybill, and dito yung reminder na dapat i-video pag nag-open ang parcel. So, ito na. Gamitin natin. Ayan. So, ito po yung pinaka-outer na ano, outer layer ng wrapper. Packaging, okay siya. Tapos may pang sumunod sa kanya. Buksan na rin natin. Bago na dumating yung kanyang, pagkatapos niyan, box na. So, ganun pa man, kahit na naka-ano siya, naka-bubble wrap siya, hindi pa rin siya ganun ka-secure kasi hindi naman tumatigas para sa mga impact na maaaring mangyari. Pero tingnan natin yung loob after nitong box, kung ano mga nakalagay doon. Baka naman may mga papatibay. May nakita kasi akong iba mga pinadala na ganito sa mga tropa din. Maliban sa bubble wrap, mayroon pang mga braces na mga kahoy. So kahit na magkaroon ng impact, hindi siya makokompress. Sa napansin ko din dito sa baba, parang may manakaos din ng mga ano, mga bakal-bakal. Butasin nga natin dito. Ayan, so sa packaging ito, parang may nakaos din ng mga bakal-bakal. Ito hindi siya bakal, plastic yung nakalabas dito. Butas yung, kung nakikita nyo, butas yung box. Yan sinasabi ko, yung iba, may mga framing, may mga braces na kahoy para kahit na magka-impact dito, kahoy yung tatamaan. Hindi naman po buo, pero mayroon sa mga kanto-kanto. So, tingnan natin yung laman. Siguro inabot muna ito ng 1 to 2 days sa bahay, 1 day, na in-stock muna namin siya kasi inisprehan pa namin siya, sinanitize pa namin siya. Ayan. There you go. Yung nakalagay, CPLA. Tapos meron parang, ito, parang fax na logo.
Ayan, parang may fax na logo. Tapos meron dito trademark TM. Ayan. Tapos may drawing na gaming chair. Black, malabo. Okay. Ayan, sa packaging, gaya ng sinabi ko, hindi siya parang totally protected. Ayan. Hindi siya totally protected. May mga butas-butas po siya. Ayan, yung mga box. Hindi ko alam kung sa side pa to. Ang delikado dito, kung ito yung nabutas sa biyahe, ibig sabihin na may mga impact na nangyari. Sana hindi apektado yung product, yung item po natin. Ito, may butas dito. At ito sa ilalim, may butas din. Ayan. Naka-usli na yung parang sa ayan, parang sa armrest ito. Okay. Sige, at isa-isahin na po natin para makita natin kung may damage o wala. O sa packaging, kung 1 to 10, siguro nasa 6. Ang rate po natin dito, 10 is perfect, 1 is pinakamababa. Okay na rin kasi may bubble wrap. Ang hiningi ko po sa tropa ko ay pula. Tingnan natin kung ano dumating. Okay, anong laman ng package? Nakaibabaw po yung, I think, manual to. Medyo punita rin yung manual. Kung mapapansin nyo, bond paper lang siya na sinerox. Hindi ganun kaklaro yung mga numbers. Maging yung mga ano, maging yung mga bolts and dots. So baka mahirapan kang ma-identify din pag tiningnan mo dito sa loob. Kaya mas maganda, maghanap ka na ng mga, halimbawa itong video, panoorin mo muna bago mo siya buksan, bago mo siya i-assemble. Kahit yun lang, bond paper, ito yung pinaka-assemble guide niya. Pero okay na rin. Okay, snod. Sa-sayin na natin. Ang nakaibabaw. Ayan. Well, good thing is, mukhang individual naman sila na naka-plastic. Ayan. Nakaibabaw ay, buksan na rin po natin. Oops. Okay, so foam. Ito para sa footrest. I think ito yung para sa footrest. Base sa hitsura niya. Medyo may ano siya dito. Ayan, parang may matagal na naka-press kasi kaya nakalundog dyan. Yung phone niya, parang dito siguro sa packaging, may nakaganyan. Buti hindi nabutas. Ayan, okay pa rin naman. Hindi siya nabutas. So, konting hilot lang to, konting bilad. Uunat ulit ito. Pag ibilad po natin to, uunat ulit ito. Lalambot kasi siya. Tapos yung foam, aangat ulit ng konti. Yun ang isa sa mga technique sa pagbabalik ng mga foam. Huwag yung pipilitin na i-press-press, baka mapunit lamang. Right, so okay na tayo sa pinaka-footrest. At dapat hindi lang kakalat mga galit si Mrs. Balik ko na dito yung ano, plastic. Ito para sa base, upuan. Okay, sa upuan, mamaya didiscuss po natin to. Kasi marami pong mga sa base, ito po yung pinaka-base stand. Sama ko na rin. Ito sa base stand pala to. Pilihin natin, nasa ilalim. Ito muna, yung mga nasa ibabaw muna. Ito ay para sa yung foam cushion para sa ito, sa likod. Right? Okay siya, malambot naman. At naka-zipper po siya. Lapit tayo. So pasensya na nito masyadong maraming edits. Ah, hindi siya foam para siya yung ano, yung buhaghagi na ano. Ang tawag dito para mga fiber. Okay na rin. So lambot. Tapos labas na rin po natin tong ano. Mamaya bubuksan natin kasi marami mga maliliit na parts. Pag-assemble sa tawag doon sa upuan. Ito yung ano, yung nataas na baba. Tawag doon. Alam ko na yung tawag doon eh. Kasi nag-assemble ako ng office chair. At
muna. Ayan, ito ang, ito sa armrest. Ito yung sandalan ng iyong kamay. Okay. Plastic. Ayan. Yung sandalan ng ating kamay. Of course, dalawa. Mamaya ayusin natin sa pag-assemble. Nalabas ko na rin muna. Tapos, labas na. Ayan. Ito po yung pinaka-base stand. Buksan na rin natin para makita agad natin kung may sira. Dapat pag nag-video kayo, walang mga cuts-cuts. Kasi isipin ng seller na kapag may sira is i-inspect nyo na rin po. Okay, mukhang sturdy naman siya, pero medyo magaan siya. Okay na rin. Sa kanyang price. Alright, so isa sa mga i-check po ninyo natin, kasi nakabili ako dati ng isang office chair. Yung dito, may sira. Siguro kalahating buwan na ano na siya, na nabali na siya. Kasi tinignan namin, may crack nga dito, parang lumang crack. So malalaman mo naman kung bagong crack siya, bagong ano lang siya. Pero ito so far, wala. Okay, bago na natin. Next is, ito, yung back support. Dito maraming mga issue. Dito maraming mga issue yung mga, base doon sa mga review, sa mga nagko-comment, dito yung maraming issue, maraming sira. So, sana hindi tayo isa sa mga minamalas na gano'n. Alright? So far, yung upper na bahagi, wala. Yung harap, okay. Okay naman sa tingin ko. Kaya, silipin pa natin. Ito na yung pinaka-back support mo, yung sandalan. Smooth naman so far. Ayun. So, eto may damage nga. Ayan. So, eto may konting punit. Ayan o. Oh. May minor naman siya. Para malaking bagay pa kapag isosoli mo to. So, ano lang, sa susunod siguro, adjust pa kayo sa inyong packaging. Ayan o. Oh. Ayan tuloy, na-expose na para mga plastic lang nakalagay. Ayan, konting-konti lang naman siya. Tsaka hindi naman siya kasama dito sa mga makikita talaga. So I think hindi ko na ito ibabalik. Konting-konti lang naman siya dito. So magagawa naman ang paraan to. Nasa baba to. Pakita natin ulit. Ayan. So packaging, maliban sa nakaano sa labas, ito sinasabi ko kanina kasi may mga impact. So medyo nasa, bumaba na siya ng konti ulit, nasa 5 na lang, kung 6 kanina. Yung likod, so far, okay naman siya. Okay, ito yung ano, dito mo i-insert yung ano eh, itong nakoste. Likod, ayan, ito yung sinasabi ko ng mga damage. Ayan, may mga konting, ayan, kita naman sa camera. Right, sige. Labas na natin. Tropa, ito yung mga ano ha. Pero wag na siguro natin solid. Oh. Maliban lang kung mayroon pang mas malaking sira pagdating dito. Ito na yung pinaka upuan po natin. Dito lalapat yung ating kwet. Tingnan natin. Okay. Yung harap. So far, wala. Walang damage, okay? Yung puwet. Wala naman din, so far. Okay, yung upuan. Inspect yung maayos ha, kasi baka hindi na tanggapin kapag hindi nyo nakita agad. Okay, so far ito mukhang okay. Para patas tayo. Okay. Next is, ito pa mayroon dito. Ito.
Ito yung para sa footrest. Yung ginaganyan. Baka lang naman siya. Ayan na nga eh, parang stainless lang. Hindi steel. At eto, yung lifter at saka recliner. So, mamaya natin malalaman kung okay siya. Ayan. Ito po yung pinaka-lifter saka recliner niya. Okay. Matibay nga naman ito. Sa kanyang price. Ito ba? Meron pa ba dito? Ayan. Yung T-steel na support. So dito ang titingnan niyo kapag tinanong niyo to is itong ano, itong pinagkadugtungan. Tingnan natin to. May mga cases kasi na hindi ganoon katibay yung pagkaka-welding, yung pinagkadugtungan dito. So pag ganoon yung case, kahit hindi niyo na ibalik 'yon, kayo kung may tayong pa kayong balik, pwede niyo nang ipa-welding na lang to. Ayun, mas titibay pa siya. Right? At ito yung pinaka massager. Massager, ang ano lang naman ang laman nito, parang maliit lamang na ano, dynamo. Ayan. Ito yung nagbabibir. Pag binuksan mo kasi ito, parang dynamo lang to, maliit lang. Hindi to suggested na i-on ng matagal, lalo na sa kapag nakasaksak siya sa ano, sa kuryente, direkta sa kuryente. Advice lamang dito is yung mga tawag doon, itong mga power bank. Kasi maaaring mag-cause siya ng sunog, circuit, short circuits. Ayun, meron pa ba? Wala na. Okay, so wala na. Lalatag muna natin. Doon muna yung ating box. Ito yung manual. Tingnan muna natin. At yan na nga po yung ating pong mga gaming chair parts. Yan. So, dito, again, ito yung sandalan. Dito mas lalo nakita natin nung humarap siya sa ano, sa araw. Eh may mga ano, konting parang mga na-press dito. So ito may konting butas nga rin eh, maliban dito sa malaking butas na to. Ayan. So, ang sulit natin gagawin is pag-assemble na. Pero bubuksan muna natin tong ayan. Yung mga andiyan yung mga bolts and nuts and yung mga maliliit na mga tornilyo pati yung lifter andiyan dyan. Okay, so tara, buksan natin. Ayan, so ito na nga, buksan na natin tong mga ano. Tapos imamatch natin doon sa dito sa manual kung mababasa natin. Okay. Ito, mamaya malalaman natin kung para saan to. Mga gulong, 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan na rin natin. Baka may damage. Gulong is, so far, okay naman, walang damage. Isa. Pero hindi siya ano, hindi siya ganun ka ng itsura niya, hindi ganun katibay. Kung mapapansin niyo yung finishing niya, mayroon pang mga ano eh. Yung mga to. Of course. Okay. So ano naman, may nabibili naman na ganito na mga gulong just in case gustuhin mo. Meron naman nabibili na mga ganito mga gulong. Kahit sa mga ano lang, sa mga parang mga mall-malls na ano, may mga nabibili na ganito. Kung halimbawa meron kang pinagkakatiwala ang brand na matibay na ganito, pwede mo na siyang palitan. Make sure lang na pag dinalhin mo yung isang ganito,
para makita mo, ito, ito yung isa sa check mo. Ito, dapat pareho sila para mag-match dito. Okay. Maya, makikita mo para sa'yo. Next is, ayan, yung lifter. So, ngayon, hindi pa natin siya matitest. Mamaya pa natin siya matitest kapag ginamit na natin. Kasi pepres to eh. Okay, so far, isa sa mga check lang natin dito, baka may mga, yung iba kasi nagamit ng mga, ano, yung mga lubricating mga fluids, eh baka may mga nag-leak. Ito so far, malinis naman. May konti dito. Yan, nagam kasi ng mga lubricating ng mga fluids, yung mga ganito. Halo-halo na mga tornilyo. Ayan, so kasama nito sa mga tornilyo ay yung Allen wrench. Ayan. Mix match na lang natin namaya, iba-iba kasi. Subukan kong gawan ng video din to, yung pag-iwahiwalay nito. Iwahiwalayin natin. Mga para ma-check natin. Kasi hinalo-halo nila eh. Doon mayroon namang guide. Yun nga, yung sabi ko, yung guide kasi malabo. So, oh, may mga numbers lang, mga letters, pero malabo yung ibang bahagi ng letters. Hindi natin matacheck mamaya masyada, pero try natin. Okay. At, eto, dalawa pala to. So, matacheck ko mamaya kung saan to ilalagay. Okay, pag na-assemble na po natin. Okay, so, of course, simulan natin yung pag-assemble. Subukan natin kung kaya natin basahin to. And there you go, it's assemble time. Ayan. Assemble time na po natin. Okay, so magsisimula tayo sa pinaka-base, of course. Ito. Lalagay natin yung mga gulong. Naka-auto yung ano ko. Diliwa-liwa na, didilim-dilim. Kaya na mag-adjust. Sorry, di ko na mag-adjust. So far, push-pull lock lang naman daw ito. Tignan natin. Hindi siya naglalagatik. Pero sagad na siya. Makagano lang talaga siya. Para mas mabilis palitan. Okay. Basta isasagad lang po natin siya dun sa stopper. Ayan. Pinaka-stopper, sagad po yun dito. So, wala siyang mga lock effect na parang lumalagatik. Wala. Pero, masigip naman siya. Alright, so okay na yung ating base, konting push, okay na yung ating base, sundan po agad natin ito, ito, ha? Ito, insert mo lang, oh, kumapit na siya pero madali siyang tanggalin, pero insert mo lang siya. Okay, so ito, set aside muna natin. Okay, i-assemble muna natin yung mga iba pang bahagi. Okay, so nakita ko na, ito pala, itong dalawang to, para dito, para siya sa footrest, dito. So ito muna ang una natin i-assemble. Kailangan mong gumamit ngayon ng apat dito. Okay, so, ihiwa-hiwalayin muna natin to, mga tornilyo.
Yan, para hindi po tayo may dito sa pag ano ng mga thumbnail mamaya, ang gawin po muna natin is ihiwa-hiwa rin na po natin yung mga thumbnail according doon sa size niya. Kasi more or less, kapag nahiwalay mo na siya, mas madali mo ma-identify kung saan mo siya gagamitin. Ito, apat na malalaki. Ayan. Tapos, ito yung pinaka... Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo malabo doon sa manual. Ayan, apat ulit na medyo maliliit. Alright. Oops, hindi lang pala apat. Walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. So, siyam. Tapos, apat na medyo maliliit na. Ito malalaki. Tapos, medyo maliliit. Siyam. Dami naman. So, ito. Ito more or less, ang gagamitin sa pinaka... Teka, di kita. Ito tingin ko ang gagamitin sa pinaka arm rest. Apat eh. Tapos, itong apat, ang tingin ko naman ay gagamitin sa pinaka footrest, yung sa ilalim ng upuan. Ito sa gilid ng upuan. Ito naman dun sa lifter. Sa lifter at saka dun sa T-bar. Sa T-steel. Kasi kaya lang ka. Yan. So ngayon, ma-check muna siya, ma-identify muna siya. Tapos meron pang dalawang maliliit. Ayan. So ito ang hahanapan natin mamaya. Ito, kung saan to. Dalawa maliliit. Sobrang liit talaga. Dalawa lang naman, hindi siya para dito. Diba? So, ito para dito yan siguro sa... Ayan, mukhang dito nga. Alright, so mamaya hahanapan natin itong dalawa kung saan ito lagay. Okay, so papakita ko rin naman mamaya sa assembly. Okay, so assemble na tayo. Okay, so since na-check ko na yung mga ano, mga parts, ito nga para ngayon dito. No? So, assembly time na tayo. So, magsisimula po ako sa likod. I mean, sa puwet. Ito sa upuan. Okay, so gagamit po tayo ng ganito kapag mag-assemble po tayo o di kaya anumang malambot na bagay na pwedeng patungan kapag tutuwad-tuwad natin, babalik-baliktad natin yung ating gaming chair para hindi po mapunit. Napansin ko kasi ano lang yung kanyang ano, parang synthetic lang talaga at medyo manipis yung kanyang pinaka-leather daw. Okay, so ngayon sinukat ko na muna dito. Okay siya. Tapos lalagay muna natin dito. Ngayon, paglagay natin dito sa dito, wag muna natin agad higpitan. Eh, kasi papasok pa natin at yun eh. So, yung apat na tornilyo kanina na maliliit, yung apat, yun ang ilalagay natin dito. Alright? Wag nyo munang ihigpitan. Bakit? Kailangan nyo munang isukat yung pinaka stainless niya kung tutugma siya. Kasi na-adjust to eh. Pag ganyan, left and right na-adjust siya para sa pagbuka ng steel na yon. Okay, so wag muna natin higpitan. Konting galaw. Yan. Okay, so ngayon pasok na siya. Yan, pasok na siya. Okay na siya. Sa ako na ngayon siya ihigpitan sa part na to. Okay. Yan. Habang nakalagay pa siya, ihigpitan ko na siya. Para kumapit na. Pita pa na ngayon ito. Ito na, hindi siya kumilos.
pindutan nyo kasi dyan yung sasandal yung mga kamay, mga paa. Kaya dapat okay yung pagkaibid niya. Alright, okay na siya. Mamaya natin ilalagay yung ano, yung maliliit na tornilyo dito. Pag patapos na tayo, kasi marami pa tayong ilalagay sa ilalim. Yun yung mga pinakalak niya eh. Sunod natin ilalagay dito ay yung pong lifter. May guide naman dito eh. May guide naman sa mga butas na paglalagyan mo. Okay. So dito po sa bandang lifter na to, ito po, meron siyang apat na butas dito at tatlong butas naman dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang gagamitin natin dito, ito pong medyo mahaba-haba ng konti. Yung pangalawang mahaba. Right? Ayan, malapit na matapos. Hindi ko sana ito i-vlog, kaso since requirement pala yung tawag doon binibidyo, di sama na rin sa vlog. Salamat tropa sa pagpapairam sa akin ito. Matagal na kami natingin. Isa sa mga kusunada ko talaga yung Sanyang, kaso 5,000. May isang kusunada din ako nasa 3,000. Kasi hindi ko kaya maglabas ng ganung halaga. Kahit nga 2,000, hindi ko kaya maglabas ng ganung halaga. Ito nga, 2,000. 300 lang to. Pero hindi, parang hindi ako komportable maglabas ko nung nauna. Hindi siya ganung ka-priority. So, papasalamat na ako sa tropa na nag-offer nito. Pay anytime. In-order nyo naman daw to ng 12 months to pay na walang interest. So sabi sa akin ng tropa, diba gusto mo ng gaming chair, gusto mo ba nito? So para magamit yata yung kanyang spay later, parang ganun. Maganda siyang paggamitan. Sige, hindi sige. Pero ano, walang pressure. Para magbabayad lang sa kanya ng 1,000 plus per, ay 100 plus per month. Sabi niya, bayaran ko ng 12 months, ilang months, pero of course, as early as possible, bayaran natin. Okay. Pitan na natin. Kumapit na maayos. Medyo matunog yung kanyang ano ha. Medyo nakakakaba yung kanyang pag sinasagad na. Pero kailangan mo siyang isagad para hindi siya magiging magalaw. Right. Pagkahigpit mo nito, pwede mo na ngayon ipatong sa pinaka-base. So, papatong na po natin siya. Magiging malapit na po siya sa katotohanan. Mukhang sturdy siya. Ito, napatong na natin.
Okay, so ang sunod naman natin ilalagay ngayon, yung pinaka backrest, back support. Okay, sa back, ito po yun, plus yung T-bar. Ayan. So, tatlo po yung kanyang ano dito. Tatlo. Dito tayo mag-iingat, ha. Baka kasi magkapalit natin yung mahaba ang ilagay natin dito. Pilitin natin. So, parang talaga siya papasok. No? Kasi, meron para sa kanya. Yung sham kanina, yung sham na tornilyo, tatlo dito, apat dito sa ilalim. Hahanapan natin mamaya yung dalawa pa. So, gilid muna natin to. Lagay natin to. Wala lang siya mga washer. Direkta na siya. So, wala na akong ano, adjustment sa picture mamaya sa camera. Tingnan po natin para hindi maging ma. Siya. At ilalagay na rin po natin tong pinaka-back. Kita niya. Kita natin. Kapita natin ang buo. Ayan. Tagahang. Eh, pakita natin ang buo. Tapos, tingnan mo para siyang naka-ano ngayon, naka-ganyan. Ito lang ang gagamitin natin pang adjust. Ito, para sa pag-recline niya. Lift. Para, ayan. Kita natin ito konti. Okay. Tapos, pag ilock mo siya, baba. Ito. Lock na siya. Ito naman, lift, saka pagbaba. Ito yung pangalawa. Okay. So, I think working siya. Buha ko muna saglit. Bago ko ilagay ibang mga sa video. Okay. Working. Itong reclining, yung pangalawa, pag nakababa, lock. Pag itaas, adjust. Lock. Hanggang dyan siya. Alright, so I think it's working. Na-test na natin siya. Inalagay na natin ngayon yung mga ito, armrest and other parts. Okay. Kakahingal pala maglagay nito. Again, yung maliliit na tornilyo na ito, ingatan nyo ito ba? Piso-piso din yan. Armrest. Okay, sa armrest, nakapansin nyo po itong isang, ano, ito. Ito,
ito. Yung may side na ano, may side na yung sa tornilyo, yung po yung paloob sa iyo. Itong plain na to, ito po yung palabas. Yung iba, alam niyo may kulay to. Right? So yun isa sa mga palatandaan. Yung iba kasi napagpapalit. Anyway, madali naman siyang ayusin. Pero itong ano, itong part na sarado, ito yung palabas. Ayan. At ang gamit natin dito is yung apat na mahaba na tornilyo. Baka wala na itong mga masyadong edit, wala na masyadong mga sound effects. Kasi hindi talaga ito isa sa mga ano ko, sa mga priority vlogs. Kasi hindi naman ako nagpo-purchase ng mga item. Ginamit ko lang ito kasi kailangan daw yung video. Asan na yung aling range ko? Yan. So bago nyo higpitan, yan, i-insert nyo muna pareho. Ayan. I-insert nyo muna pareho bago nyo higpitan para balanse yung pag-higpit nyo mamaya. Okay. Adjust na lang dito kasi yung iba butas hindi tugma sa butas eh. Ayan, pasok na. Ito naman. Ayan din, pasok na. So, bago nyo ulit ipita, kabila ulit. I think patas naman 'yon, no? Yung hinihingi ng ano, yung hinihingi ng seller na mag-video muna tayo. I-video natin yung assembly. Baka kasi may ano, marami akong nakitang review doon na nakatabingi yung chair nila. Isa nga yung sa kinabahan ako eh. Ayun pala, mayroong pangit, may mali lang sa pag-assemble. Nagkapalit-palit ngayon yung mga tornilyo kaya hindi lumalapat. Hindi ko alam kung paano nangyari. Okay, so yun munang higpit ngayon. Kabila naman. Okay, so insert muna natin to para kumapit. Ito yung apat na mahaba kung napansin nyo kanina sa ano natin. Ang haba na ng video na to. Tatama rin ako mag-edit nito. Ayan, tumapit nyo na. Okay. So ngayon, ang sunod natin gagawin is swivel test, recline test. O ito, ito meron, tapos ito wala. So mga locks ang medyo nawawala. Ilan yung lock na nawawala. Pero wala na dun sa box eh. Check ko nga ulit. Malibig kasi ng part 2 eh. Thank you.
Wala talaga. Sinet ko, wala talaga. Okay. Ngayon, recline test tayo. Ito. So, recline test tayo. Kung okay ba yung mga armrest na to. Okay. Dapat, pag nag-move to, hindi, walang masyadong pressure. Hindi siya maganit, hindi siya matigas. Kung medyo matigas siya maganit, i-adjust, may adjustan din kasi ito eh. Oh. Okay. Okay, so far, so good. Okay siya. So, goods na tayo dito. Tigpit na ko na siya ng maayos. I think hindi lang na ipadala yung mga ganito. So, makakabili naman tayo nito. Ito. Ito kasi yung mga pang takip dito. Mga ganyan. Yan, para hindi siya may expose. Yan. So, kulang to ng ilang takip. 1, 2, 3, 4, 5. Anyway, hanapan na lang natin, nabibilhan naman ito, malit na bagay ito sa ano. Pero sa seller nito, sana check nyo rin ulit sa susunod. Kasi ito, kompleto dito, tapos yung bawala. Ngayon, since na, ano po siya, na-assemble ko na siya, ipitan ko ulit. Ito sa arm. Para hindi mag-alog-alog. Ayan. Pwede kayong gumamit ng ano, ng pang-adjust dito, yung nilalagay dito, tapos igaganyan nyo. Gagamitin ko ito mamaya, nasa motor kasi, para humigpit ng maayos. Matigas kasi. So doon natin ilalagay yung pinaka head support, head cushion, itawag doon eh, nakalimutan ko lang. At saka itong pinaka massager, itong massager try nga natin saglit, kung anong gagawin niya. Okay, test nga natin itong ano, pinaka massager niya, pero di ka naman ito gagamitin talaga. Kasi ayon sa review, eh, talagang mahina to, pero check natin. Hindi talaga. Oh, para lang siyang vibrator. Oh. Yeah, para lang siyang magba-vibrate lang siya. Hindi talaga siya pang-massage. Pero okay na rin. Mamaya test natin. Again, ang advice po natin dito kasi yung ibang mga review, huwag po natin itong i-direct nakasaksak sa kuryente. Mas maganda power bank lang kasi baka mag-cause siya ng sunog, delikado. Okay, lagay na natin to. CPLA yung nilagay nilang brand. Pero ang order ko doon is parang AZ. Anyway. Ano lang naman to. Ilulusok ko lang. I-recline muna natin. Tas muna natin. Tapos. Lusot mo lang ito dito. Ayan. Tapos. Ito pong ano. Ito pong pinaka. Sa ulo. Ito po yung kanyang lusutan naman. And pasok dito, hatakin to, clip, ganda din sa kabila, pasok dito, hatak dito, and clip. Tapos adjust mo na lang. Adjust mo na lang sa baba. Okay. So test nga natin. Kaya yung USB ito,
May wire siya, mahaba naman, pwede mong i-adjust. Test. Balik muna natin dito. USB. Ito, para sa massage. Oh. Vibrate lang talaga siya. Ito naman para sa ulo. Mamaya, test natin lahat-lahat na. So, saan natin ilalagay? Ito na nga ilalagay naman natin yung ito, sa footrest. Hatak lang natin to. Ilagay natin to sa ilalim. Ayan. Tapos, di ba yung sham to kanina? Yung dalawa pala para dito. Yung pangalawang mahaba. Yung apat na mga mahaba para dito sa pinaka-armrest. Yung tatlong, yung sumunod doon, yung sham. Sham na sumunod na mahaba. Yung apat dito sa ilalim. Yung tatlo sa likod. Yung dalawa dito sa footrest. Tapos, may sumunod na apat pa. Saan natin ilagay yun? Ikutan nyo lang to. Okay, ikutan to. Para hindi siya alog-alog. Ayan. Tikpit po yan. Ngayon, pag hindi mo siya ginagamit, nakapalo po siya. Teka, nahatap ng dire-diretso. Ayan. Pag hindi siya ginagamit, nakapalo po siya. Ayan, ganyan. Okay? So, dapat hindi to nakausli. Kasi pag-upo para sa comfort ng pag-upo. Pagkagamitin mo na siya, nahatakin mo na siya, tapos, igaganyan mo lang siya. Tap. Test natin mamaya. Pero ngayon, ilalak muna natin. Ito, alala nyo yung dalawang maliliit kanina na block. Ito, para siya dito. Pang-lock siya para hindi lumabas yung itong stainless na ito. Bahala ko lang ito. Ng, ano, screw. Driver. Ayan, itong maliliit na to para dito sa ito, may butas to. Ayan, mapapansin nyo. Para dito siya. Ayan, pang-lock lang siya para hindi siya mahata palabas. Pasok mo lang siya. Ayan, para hindi siya mahata lang palabas. Parang pinaka-stopper siya. Kabilaan. Ayan. Ngayon, pag hinatak mo siya, hindi siya lalabas. Meron siyang stopper. Meron siyang lock. Okay? Pag hinamit mo siya, ganyan lang siya. Right, so test natin yung pinaka footrest niya. Okay, so hatakin natin. Okay, ayan, sumagad na. Tapos, ganyan. Diba, nakaupo tayo. Hatakin natin siya. Tapos, then, sampay na natin yung paa. Pero parang hindi siya ganun ka-advisable. Ayun, nakikita nyo? Nakikita pa yung talampakan. Siguro pwede kang makabili ng ano, mas matibay na bakal nito.
ganito lang yung support niya, bili ka na lang mas patibay na bakal nito. Kasi para lang siyang ano eh, alam mo yung mga sampayan. Okay, so, ayun, check muna natin yung itsura ng ating pong inassemble na chair. Ayan, so tapos na po tayo sa assembly. Sa pag-assemble po, tingnan natin ngayon yung kabuuan itsura ng gaming chair na to. Napagod lang ako. Okay, so magkaroon muna tayo ng gulong test. Check natin kung okay ba yung gulong niya. Okay, so dito ko siya nilagay kasi andito yung ano, tiles. Hindi kasi nakakagulong-gulong sa carpet. So far, sa movement niya, smooth. Okay, 1 to 10, nasa 7. So, kaya sinabi ko makakabili ka naman ng ganitong mga gulong. Okay, na medyo mas matibay, mas maganda yung gulong niya. So, so far, sa mga maliliit na movement naman, hindi siya advisable para yung mga tipong uupo ka tapos itutulak ka kasi hindi ganun kaano yung ikot niya ng gulong niya. Okay. So ngayon, kung bibili kayo ng ibang ano, medyo maliwanag sa taas, no? Ngayon, kung bibili kayo ng mga gulong, dalhin nyo itong isa, sample, para makita nyo, masukat nyo yung lalim tsaka yung laki ng pinapasok doon sa butas. So, ito yung isa sa mga ina-advise ko na pwede kang itulak ng malayo kasi parang kakapit siya eh. Alright? Pero kung mga short distance lang ng mga movement, yung tipong kukuha ka lang ng kape mo, punta ka sa computer, yung mga tipong 1 meter lang, okay naman siya. Yung smoothness niya, parang range siya ng 6 to 7 yung grade nito. Okay, so i-upload ko to after 3 to 5 days para matest ko muna siya, magamit ko muna siya bago po natin siya i-upload talaga para makompleto yung review natin dito. So ngayon, ang i-rate muna natin yung assembly review. Okay? Yung rate po natin sa assembly review, hindi naman siya so far mahirap i-assemble. Doon sa review, nakita ko na hirap man sila mag-assemble. Doon lang, ang mga most concerns nila doon sa pinaka-tornilyo. So, solution lang po natin yung sa pamamagitan ng paghihiwalay agad ng mga tornilyo niya. So, para meron tayong idea kung anong gagamitin natin ng tornilyo. Kung napaghihiwalay na kasi natin siya, more or less, nagkaroon na tayo ng idea kung saan siya ilalagay. Diba? Diba, nakita kong apat, mayroong apat doon na malalaki. So, ang gagamitan sa kanya is more or less yung medyo malalim at saka apat lang na mga butas. So, dito ko siya talaga naisip agad. Meron doon pito, may siyang pala doon, tapos meron ulit apat na maliliit. So, maano mo na, ma-identify mo na kung saan sila gagamitin. So, hindi ako nahirapan mag-assemble pagdating sa mga tornilyo. Again, dito din sa lifter, ayan, madali lang siyang ikabit. So far, sa assembly naman, ano lang, wala naman ako masyadong ano sa kanya. Tinetest ko ngayon yung kanyang reclining, yung kanyang pag-ikot-ikot. Okay naman siya. So wala akong naririnig na ik-ik. Gaya ng sinasabi ng iba kasi, yung sa review din, meron ik-ik, merong parang nag-i-squeeze na sound kapag nagalaw. Ito, yung nakuha ko, wala. Ayan, naka-on yung kanyang lift. Wala naman so far. Yung iba kasi, ang kanilang napapansin daw, may natunog
So pag may mga ganon, kapag ang tunog is nasa pag-recline, dito lang yan sa bahaging ito. At sa likod ng ano, dito lang yung adjust natin yan. So either kailangan lang ng lubricant para hindi siya tumutunog. Ngayon kung may natunog na, hanapin nyo agad. Kasi usually, doon nasisimula yung malaking sira ng ganong mga gamit na ginagamitan ng mga budgetarian para sa motor. Kapag medyo natunog yung makina, baka kailangan i-change oil, kailangan ipa-check. Ito wala so far natunog at saka smooth naman. Okay, so sa napansin ko sa iba din, sa mga review doon, kasi nag-review din ako sa mga comments, kasi natatakot din ako syempre. Lalong-lalo na, pa-utang ng tropa lang, ayaw pa rin naman gumamit ng mga item na inutang na nga, medyo sira-sira pa. Yung pagkaganyan daw, parang matigas, ito naman so far, okay siya. So baka dito lang kailangan i-adjust sa bilog na to. Ayan. Okay? Yung muna, assembly muna tayo. Durability, hindi pa natin masasabi yan. So gagamitin muna natin siya within 3 to 5 days para magkaroon tayo ng durability. Reviewing style sa kanyang design. So far, halos ganito naman lahat ng design ng mga gaming chair. Pati nga yung mga mamahalin, ganit naman halos yung mga design ng mga gaming chair ngayon. So, astig din siya pagdating sa, ano natitinan sa online, titinan sa ano, titinan sa camera. Astig-astig yung kanyang design. So, diba? Sa brand, so far nakita ko kasi sa mga review kasi, sa mga ibang mga ano, halos pare-pareho yung mga design na to. Ngayon yung ano, nagkakaiba-iba lang ng tatak. Limbawa to, pwede ko itong palitan ng ano eh, ng Pantera eh, Panther na design. Pwede ko itong ng Panther dito para mas lalong mastic. Ayan, so, durability again. Leather! Ayan, pupunta tayo sa leather niya. Synthetic lang to, hindi talaga itong leather na ano. So, manipis siya, at I believe na konting ano lang dumampi dito, matutulis na bagay, madali siya mabutas. Ayan, so ingatan niyo po to. Though, lumabas ako sa ano, nag-check ako dun sa labas, meron naman daw nagbabalot ng ano, yung sa mga upholstery, pwede silang magbalot ng maganda-gandang leather. Kaso mababay ka parang nasa 1,000 kasi kalahati na ng presyo na ang binili natin ito. Okay, so design. Design is, para sa presyo niya, 8 over 10. Ngayon sa mga tahi, ayan, punta tayo sa mga tahi. Medyo dikit-dikit tayo yung mga tahi niya. Isa yun sa magandang, ano, magandang tinitingnan natin. Yung mga tahi is dikit-dikit na. Meron kasi mga tahi na mga gaming chair na talagang malalayong agwat. Kung tinitingnan nyo rin yung mga tahi ng, ano, ng mga Panther na mga gaming chair, is talagang solido, dikit-dikit talaga. Ito parang isang stitch lang siya eh. Right? Ayan. Mapapansin nyo. Okay. Tapos, okay na siya so far. Yung kanyang mechanism naman, yung recline, yung kanyang up and down. Yung kanyang lift is smooth. Tapos, yung pagiging sturdy, medyo umaalog lang siya ng konti. Basic. Pero hindi ka naman sasayo-sayo ng gano'n. Steady ka ng gano'n. Yung kanyang footrest. Hindi ko ina-advise masyad. Parang natatakot ako sa lambot nito. Lambot ba nito o dito sa ano, sa kanyang pinaka-base? So, pag naglagay ka ng gano'n. Pero parang hindi naman natin masyadong gagamitin. Na-advise ko na lang maglagay ka na lang ng ano sa harap mo, ng upuan sa harap mo, doon mo nang ipatong yung alam mo, yung paa mo. Oh, dindi lang ako sanay. So, tatry pa natin siya within 3 days. Okay, so it's confirmed. Wala talaga natin nung kapag naipot. Kung medyo, ano ako sa ano, sinuwerte, ika nga nila sa item na nakuha ko kasi maraming review talaga. Nahihirapan ulit. Okay, so yun lang naman so far yung ano, yung mga nakita natin kanina mga floss. Ito, yung butas dito. So hindi ko na ito ipo-contest, tatagal lang. Saka yung iba, dahil nasa nipis ng ano, nipis ng leather niya.
Yan, no? May mga konting-konting parang signs ng na-pressure siya, nagkaroon ng impact. So, hindi naman siya nabutas. So, overall naman, pagdating sa price, ngayon, ang ating initial na review, tingnan natin sa after 5 days, 1 week, is sulit naman, no? Pagdating sa price versus doon sa ano, compare mo doon sa yung price niya, doon sa design niya, tsaka sa nakita ko nagiging function niya, is nasa 10 siya so far. Isa to sa mga pinakamurang gaming chair. So, ngayon pa lang, sa pag-open natin, pag-assemble natin, madaling i-assemble, price na 2,200 kasama na shipping, at 12 pa, nang walang interest. So, bibigyan ko to ng 10 over 10. Okay, so, after 5 days, kita-kita tayo para si Papa magiging review po natin dito. Ayan. So, kaya ang sinabi ko, ayaw ko sana i-vlog to kasi hindi naman ako palaging bibili ng ganito. Kaso, na-required ni Gerald. Saan ka ng Gerald ka? Doon sa ano na yung unboxing, yung pag-assemble is i-video, eh, eto na. Binuo na lang natin. Ginawa na natin yung vlog. Eh, subscribe na rin. Ngayon, kung saan na nagustuhan, okay lang. Eh, pero parang gusto kong mamigay nito. Para sa mga nag-i-start mag-vlog. Parang gusto kong mamigay nito. Pero hanap pa tayo ng sponsor na magbibigay kasi ako nga wala akong pambili nito. Bye-bye. 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 Nabibinyagan na. So may kapalitan na yung aking office chair.